Alright, what is up sa inyo guys? So in this video, tamang update lang muna tayo ng mga flower natin, no? Kasi una sa lahat is wala na yung pang pinanglalaro ko na flower horn and naibenta ko siya sa magandang presyo. And sa ngayon guys, yung kung ano na lang siguro yung meron ako na flower horn, no? Doon na lang muna tayong focus kasi madami din dahilan bakit ko binenta yung pang show type ko. Is number one is syempre marami tayong bayarin sir. Teh joke lang. In-out ko kasi siya kasi gusto siya ng kaibigan ko, no. And yun, natira na lang sa akin yung mga typical na flower horn na masasabi natin na may quality pero di ko masabi na gusto ko pa siyang ipa. At bang ingay nyo. So by the way guys, bago magsimula, ipakita ko lang muna sa inyo yung aking mga chinchila. So si Thomas yung isa and isa si Mika. Papoy, pumasok ka na dun. So ito yung bumubulabog sa akin sa gabi kasi napaka-active nila sa gabi, no. So nocturnal sila. So habang nagbo-vlog ako baka mag-ingay sila, no. So pagpasensya niyo na guys. So simula tayo dito, no. And siguro bago ako magsimula at ingay. Alright, so bago ako magsimula guys, gusto muna magbigay ng mabilisang shoutout kay Asju5. So, shoutout sa'yo, sir. Alright, so ano nga ba yung update ko? So, ito na lang yung natitira sa mga alaga ko. No? So, ito na sa taas is Rengoku strain. So, SRK flower horn siya. Super red flower horn. No? So, makikita nyo dito sa flower horn na ito is talagang tutong. No? Pero napakalapad niya, no? Pero makikita naman sa kanya na may pearls siya. Yun nga yung characteristic ng isang two-tone na camphor is yellow sa dulo and may pagka-red, no? So eto medyo namomoblema ako kasi mabilis siya ma-stress, no? Masailan tong flower horn na to kaya ngayon is drop cock siya, no? Kaya kung makita nyo is medyo lumit yung ulo niya kasi nagpalit ako ng aquarium and nilipat ko siya, no? Galing siya dito sa baba, pinagpalit ko sila actually, no? So yun, kita nyo na medyo slow siya, no? Bagal siya rumispons. Compare mo dito, mamaya papakita ko sa inyo na napakatapang nitong flower horn na to, no? So yun, no? Typical setup, may heater, may filter, may ilaw, no? So yun lang naman yung basic na requirements natin. And dito sa heater na to, ang dami nagtatanong kung ano daw brand ng heater ko, no. So dito kasi ako sa Japan mga idol, so Jex yung ginagamit ko. Kung di naman Jex is Niso, no. Yun. So yun, eto ngayon focus ko to, habang wala pa akong magandang flower horn na ipanglalaro. Pahinga muna ako siguro sa paglalaro ng flower horn, no, kasi alam mo, napapansin ko lang sa show ngayon is masyadong sunod-sunod yung mga show, no, kaya pabayaan na lang muna natin sa iba. Hindi, wala talaga akong panlaro pa ngayon. So, focus muna tayo dito kung ano meron ako. And gusto kong mag-experiment, no? Kasi may potential tong dalawang flower horn na to. And gusto kong palakihin pa lalo, no? And yun, nagpa-power feed ako dito ng dried shrimp and pellet, no? And water change every 3 to 4 days. So, ganun pa rin, no? Walang pagbabago. Pero maganda to guys, gandang strain to, SRK flower horn, no? So makita nyo naman na exo-pearl siya, no? Hindi pa lang talaga lumilitaw kasi kung makita nyo sa kaduluduluhan ng kanya mga finage is nagmamolt pa siya, no? So kapag nangingitim yung mga camphor, minsan nagmamolt yan, no? And maselan siya, lagi siyang nai-stress, no? Minsan kapag bigla akong maglalakad, may stress yan, no? Pero panalo tong flower horn na to kasi yung utol ko yung nagpalaki dito and hindi niya na maalagaan, so kinuha ko na lang, no. So yun, papalaki natin siya. And dito sa baba wala nang iba kundi yung napakatapang na flower horn, no. So hirap na hirap pa ako maglinis dito guys. So nagkamali pala ako noon na Camfa F2 SRK. So hindi siya SRK guys actually kasi wala namang SRK trait sa kanya, no. Hindi naman siya super red, no. Mukha lang siyang Camfa F2, siguro King Camfa siya, no. So wala akong idea kung anong klaseng ano to, no, strain to kasi binili ko lang to sa tropa ko dito sa Gifu, no. And Camfa F2 siya guys, so it's either na King Camfa to or Black Camfa, no, kasi sa kulay niya, no.
Pero panalo to, guys. Namumula to. May time na nagmumult. Ngayon, nagmumult na naman to. And may time na sobrang pula niya rin, no, yung outside ng kanyang katawan bukod sa pearls. And besides dito, guys, sobrang panalo yung deportment nito, no. So pakita ko sa inyo, guys. Yan, no, di ba? So naalala ko dito si Baki, yung champion ko na freehead. So yun, namiss ko tuloy si Baki. So ito, hindi ko muna to ibebenta, no, kasi natutuwa ako dito. Grabe yung personality nito. Grabe makipag-interact sa akin, kung makikita nyo, guys. And napakatakaw niya rin, no. So ang diet ko dito is strictly pellet only, and at the same time nagpapakain din ako occasional lang frozen bloodworms and dried krills, no, dried shrimp, no. High protein pellet lang talaga, no. So ang plano ko dito is palakihin and papulahin, no, kasi pwede to, eh, may laban to, eh, oh. Bigyan ko lang siguro ng time, proper care. Siguro medyo maliit na siya sa aquarium niya, so may time din na baka mag-upgrade ako ng malaking aquarium para dito. Or kung meron man bibili dito, offer nyo lang sa mga Japan na taga Gifu, no? Bilihin nyo na to kung gusto nyo, or ito din. So yun lang siguro, no. Kita nyo naman, guys, na wala na tayo pang laro, no. So nai-out ko na. And ito na lang yung meron tayo dito. So yun, gabi na rin kasi, madaling araw, kaya medyo mahinhin lang ako magsalita, guys. Kaya ayoko bulabugin yung natutulog na tao dito. Yun. Ito lang yung update natin, guys. So siguro sa susunod na video na lang ulit. So tamang update lang tayo, no. So I hope na nagustuhan niyo itong vlog na to. Make sure to like, share, and subscribe to my channel. So maraming salamat sa suporta, guys. And ano pang masasabi ko kundi fish out.